ako si Teacher Weng, maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Nung nakaraan nating video ay natutunan nyo kung paano mag-operate ng integers gamit yung CHIPS or yung positive and negative charge model, saka yung hot air balloon model. Pero ngayong video natin, syempre ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-add ng integers, of course, nang hindi na gumagamit ng model. So ngayon, ang gagamitin lang natin ay rule. So kung gusto nyo matutunan yung topic natin ngayong araw, keep on watching! Ayan, so mag-start na tayo sa ating math tutorial video. So bago tayo mag-proceed dito sa ating lesson ngayong araw, ay nais ko lang ipaalala na hindi ko masyadong didibdibin yung rule na nakasulat sa libro. Ipapaliwanag ko to sa paraang sa palagay ko ay madali nyong maiintindihan. So kung meron man kayong makikitang paraan ng pagtuturo ko na hindi masyadong tugmang-tugma kung ano yung tinuturo ng libro, ayan, so sinadya ko po yun, pero sisiguraduhin ko na kung ano man yung magiging sagot ko dito ay kapareho lang ng sagot sa libro. So mag-start na tayo sa ating examples number 1 and 2. Okay, bakit examples number 1 and 2? Kasi yung examples number 1 and 2 ay pareho siya ng rule. Yes. So dito sa integers or sa addition of integers, dalawa lang yung kailangan nating rule na tandaan. Yung rule kapag magkamukha ang sign at yung rule kapag magkaiba yung sign. So dito tayo sa may magkamukhang sign. So, simple lang ang gagawin natin. Kapag nag-add tayo ng integers, lalo na kung magkamukha ang sign, simple lang yung gagawin natin. Ang gagawin lang natin, ay i-add natin yung dalawang integers disregard the sign. So, ibig sabihin, i-add mo sila na hindi mo papansinin yung sign. Kung may negative ba dyan, o may positive ba dyan, wala kang pakialam doon. So, basta doon ka lang sa number. Okay? So, dito tayo sa example number 1. So, itong positive 5 plus positive 3, alam ko, alam nyo nang i-solve yan kasi nga, normal na number lang yan. Walang ano, kumbaga, parang normal na 5 at 3 lang yan. Okay? So, pero since nandito tayo sa operations, sa integers, ayan, so nilagyan ko ng positive sign. So, ang gagawin natin dyan ay, i-add mo yung 5 at 3. So, hindi natin sasabihin positive 5, hindi natin sasabihin positive 3. Okay? 5 and 3 lang. So, 5 plus 3, we have 8. And then, ano ba yung sign na common sa kanila? Ayan, kung mapapansin nyo, ang common sign nila ay positive. So, ang gagawin mo lang dyan ay copyhin mo yung common sign. Okay, so therefore, ang answer natin ay positive 8. So, para naman sa example number 2, we have here now negative 2 plus negative 5. Ayan, so ang gagawin natin, katulad lang din nung kanina. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, negative pareho tong isa. Okay, so 2 plus 5 we have 7. And then, copyhin mo yung common sign. So, since pareho silang negative, right? Negative before 7. Ayan. So, yun yung rule natin. So, sa makatuwid, kapag nag-a-add tayo ng integers na magkapareho yung sign, ang gagawin lang natin, ayan, i-add natin yung numbers, disregard the sign, and copyhin natin yung common sign. So, dito naman tayo sa ating susunod na halimbawa. Mapapansin nyo magkaiba sila ng sign. Ayan. So, isang positive at saka isang negative. So, ang gagawin natin dyan ay opposite ng ginawa natin sa kabila. Okay, kung kanina nag-add tayo, so dahil magkamukha sila ng sign, dito naman ang gagawin natin ay mag-subtract tayo. Yes, kahit addition of integers to ay posible kang mag-subtract. Dahil, syempre, magkaiba yung sign nila. Okay? So, ayan. So, dito tayo. So, we have here negative 8 plus 6. So, ngayon ang gagawin mo, i-disregard mo muna yung sign. Ayan. So, we have here 8. And then, we have here 6. Ayan. So, ngayon, isusubtract mo yung mas mababa dun sa mas mataas. Okay? So, disregard yung sign, ha? So, syempre, yung 6 yung mas mababa. So, subtract mo siya dun sa mas mataas. Okay? So, 8 minus 6, we have 2. Ayan. Ngayon, ang tanong, ano ang kanyang sign? Ayan, kasi wala pang sign yung 2. So, lalagyan natin siya ng sign. So, ang gagawin natin, titingnan natin itong dalawa. Okay? Kung sino yung mas mataas sa kanila, yung sign nun yung kukopyahin mo. Okay? So, since walang nakasulat na sign dito, ang mas mataas sa dalawang to ay 8. Ayan. Ayan. So, ngayon, ano yung sign ng 8 dito?
sa given. So we have negative. So the answer is negative 2. Next, dito sa ating pangalawang halimbawa, pareho rin yung gagawin natin. Okay? So, isusulat natin yung mga given. Okay? So, meron tayo ditong 18. And then, meron tayong 12. Ngayon, kung hindi natin papansinin ang sign ng dalawang ito, alin yung mas mataas? Okay? Siyempre, si 18. So, ang gagawin natin ay 18 minus 12, di ba? Okay. So, 18 minus 12, we have 6. Ayan, ngayon, yung 6 natin ay wala pa siyang sign. So, since mas mataas yung 18 dito, nung inalis mo yung sign, mas mataas yung 18. So, susundan natin yung sign ng 18. So, sa given natin, ang sign ng 18 ay positive. Therefore, ang sign ng 6 sa ating answer ay positive. So, ibig sabihin, positive 18 plus negative 12 equals positive 6. Salamat sa panonood ng aking math tutorial video. Sana'y natutunan niyo kung paano mag-add ng dalawang integers. Sa susunod nating video, matututunan niyo naman yung subtraction of integers. Of course, gagamit tayo uli ng rule. So, magkita-kita tayo sa aking mga susunod pang video. Bye!